panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw po, ako po si Amy Puyco at ito po ang mag-agree na tayo. Ngayong araw kasama po natin si Kas Sendok, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura at si Doc Sosie De Leon. Doc, Kas Sendok, kamusta po? Yeah, mabuti naman. Nasa happy tayo ngayon kasi crocodile yata ang pag-uusapan mamaya. Crocodile? Kasi ito nakita ko ngayon yung damit mo eh. Meron ka dyan crocodile. Parang pinaghandaan mo tong ano natin na episode natin ngayon. Eh, Dr. Sosie rin, meron na atago lang. Oo, oh, may belt ako ng crocodile. Ang ganda, ang tibay. Pero maputol ko kayong dalawa ha. Pag sinabi mo crocodile, may masamang reputation eh. Sabi na lang, crocodile, sa basketball, buhaya daw yan, yung siya lang ng shoot and shoot. Meron namang nagsasabi na pag sinabi mong crocodile, eh, buhaya naman sa lagay o kung saan bagay. Parang sama ng reputation eh. Siguro, mapakinggan natin mamaya kung ano talaga yung totoong crocodile. Ah, oo. Kasi maraming ano eh, maraming klase talaga. Amy, Sendong, bihira yung may mga crocodile farm. Parang nakakatakot ah. Parang paglalagay ka naman maraming crocodile, paano yung mga kapitbahay mo? Di ba? Approve ba yan? Approve ba yan? Mamaya, tanong natin sa magiging resource person natin. Ano ha? Yeah. Dok, kasi ito nga yung tanong ko. Kasi may nababalitaan ako, may mga ice cream daw na gawa sa crocodile. Ha? Oh, ice cream. Doon. Masarap siguro yun ah. Hindi ko pa nasubukan. Ang nasubukan ko pa lang yung meat niya. Masarap naman. Yung meat? Pero yung ice cream, hindi ko pa nasubukan yun. Alam ikaw, mo, Doc Sosie. Amy, Sendo, misa napapasyal ako ng Wilcon. Meron silang doon parang chiller. Meron silang prepared talaga na recipe ng galing sa crocodile. At may nagsabi rin sa akin, may health benefit pala yan, let's say sa asthma. Eh di, tanong natin mamaya. Tanong natin mamaya yan, ano? Dok, meron nga ako nabasa eh, tungkol dun sa ano, sa sabaw, sa mga Chinese daw. May ano daw yan, may secret daw yung ano na, yung buhaya. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. marami ka palang alam sa buhaya. Nabasa ko lang po kasi, doon sa Dok Sosie. Di naman po ano, pero ang alam ko, Doc Sosie, sabi mo nga bihira, ang alam ko na merong crocodile farm Palawan sa Cadabaw. Pero yung dati, hindi mo na alam eh. So, tingnan natin kung ilan talaga ang crocodile farm dito sa Pilipinas. Mamaya, napaka-exciting to. Yes, so dito sa North, I think wala masyado rito. Dito sa North, no? Mostly, I think Southern Luzon, meron yata doon. Sa Southern Luzon. Tapos sa Davao and Palawan na. Dito sa North, wala akong nakikita rito. Paano kaya alagaan niya? Buhaya? Paano mo papakainin yung buhaya? At saka yun ba ginagain yan? Yun ba yung sa sa'yo? Yeah? Pwede ba sa unang tanong natin, yun na agad, paano pakakainin yung buhaya? Sa Doc Sosie, Kasendo, alam ko, dun sa Palawan kasi, merong mga buhaya sa dagat. Ah, okay. Ang alam ko, ang mahilig ng buhaya is ano eh, babi o chicken. Yun ang kinakain nila. Oo. Oh, kaya, meron ako napanood ng pelikula dati, yung mga buhaya nasa saltwater, di ba nakakatakot yun? Kasi may shark na, may buhaya pa. Eh, yung shark hanggang dun lang sa tubig, pero yung buhaya kasi hanggang island, kaya kang hapulin.
parang natakot ako dun sa part na yon nung pinanood ko yung pelikula. Anong pelikula yon, Emmy? Hindi ko na po matandaan eh. Alam mo. Nakamalbayan tayo. Yeah, dahil ako yung bet, Emmy sa nagbabasa rin tayo dyan. May brackish pala niyan. At saka sa Pilipinas, may tinatawag na yung scientific name na Crocodylus, hindi ko naman kung yung word niya, no? Mindorensis. Yan ang origin yan. Mindoro yata or something. Tanong natin. Excited na ako. Papag-usapan niyang buhaya. Yan. So, Doc, may buhaya. Tayo mamaya, may buhay sa buhaya. Yan ang ano natin, pag-uusapan natin. At hindi lang yon. Pwede pa po tayong kumita sa buhaya. Yan, yan ang ating topic sa araw na ito. Oo, dapat tanungin din natin kung kaano ka laki. Pwede, no? Kasi di ba yung lolong ang laki, no? Nung dating... Ay, oo! Oo, kaya paano ba yan? Pag-aalaga ka ba, ganun din kalaki? Dapat malaman natin. Anong, namatay na yun eh, di ba? Si lolong? Opo, namatay na yun. Saka paano nalalaman, kaya ang edad ng buhaya? Parang ganun. Oo, dapat malaman din natin kung paano. Grabe, ang dami na natin naipong tanong. Alam ko, yung speaker natin ngayon, eh, handa-handa naman sagutin yan. At saka, naku, parang walang-wala na. Kasi alam ko na mga expert itong makakasama natin ngayong araw. Pakilala ko na, Emmy. Nainip na ako Go! Ano? Mamaya na. Mamaya, hold your fire. Hold your fire. Alam ko, excited ka. Pero, okay. Mamaya po. Ayan. Mamaya daw ka, konti lang. May break lang tayo. Sige. Sa aming pong pagbabalik, ipapakilala namin kung sino ang aming guest at mag-uusap-usap po tayo tungkol sa buhaya. Kikita ba tayo dito? Ano pa ang mga pwede nating dagdag kaalaman na makukuha sa ating mga eksperto? Yan po sa aming pagbabalik. Dito yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Kanina na pag-usapan namin ang mga kwentuhan tungkol sa buhaya or crocodile. Ngayon, Doc Sosi. Sino po ba eksperto na sinasabi natin na makakasama natin ngayong araw? Kasendo, excited ka na ba? Oo, excited na ako. At kilala ito. O, Doc Sosi. Oo, alam mo, itong taong ito, hindi ko na pahabain. Ano? Ayaw niya na masyadong mahaba ang pa niya yung maging simple ba? Itong taong ito ay naging chairman. I think 2 taon siya. Ngayon, chairman emeritus siya ng National Federation of Hog Farmers Incorporated. Ano nga? Meron silang farm na sa Mindanao, particularly Davao area, no? Silang may-ari ng Pag-asa Farm. Second generation na farm owner siya. Nagsimula sa, I think, tatay niya na isang doktor, no? At alamin natin sa kanya paano sila nagawin ng Mindanao, no? So, yung kanilang farm, alam mo, ang dami. Ang daming mga animals na talagang farm. May ostrich farm sila. Meron silang pig farm. Meron, yan, yung crocodile, mamaya yung crocodile farm. Meron silang small animal ruminants. Sabi, meron silang kambing, tupa, name you, meron sila. At hindi lang yon. Amy Sendo, itong si itong taong ito ay napakalaki ng kanilang banana plantation. Na hindi ko alam kung parang kuwan ba sila, parang naka-tie up sila o sarili nila yan. Ang balita ko nga, merong lumipad na 747 sa take-off, lahat ng aerial view ay kanilang banana plantation. Ganong kalaki. Wow! Ganong kalaki. Kaya, hindi ko na patatagalin. Ang ating kaibigan ninyo, at kaibigan ng industriya, lalo ng yung pag-aalaga ng buhaya, walang iba kung hindi si Vicente Bong Mercado. Bong? Good afternoon, everyone. Good afternoon, Manong Bong. Magandang good afternoon, hapon, Sendo and Amy. Magandang good hapon. Good afternoon po. Magandang hapon. Okay. Sa mga sinabi ni Kasosi,
huwag kayong maniwala doon sa malawak ng Chaco. Hindi. Anyway. Ayaw niya sa nag-claim, Doc. Going back. Yes, naging magbubuwaya kami. Pero yung buwayang matino, ano, hindi yung buwayang pinag-uusapan ninyo kanina. Yung buwaya namin, kung kumain once in 2 weeks, pagka matandang-matanda na, pwedeng once in 6 months. Hindi ano? Ganun ka... Bong! 6 months? In 6 months? Yes, pwede. Pwede ang buwaya. Kanya, hindi totoo yun. Nagkamali sila si Lolo. Ayan, nawawala ako, ha? Si Lolong nung nahuli dinala sa viewing pen niya, biro mo pinapakain nila linggo-linggo, hindi yung kakain. Hindi kasi sila naniniwala sa mga crocodile experts eh. Akala nila yan kakain ng kagaya natin, hindi. Anyway, sige. Ang alam nga ninyo kanina, binanggit ninyo na ang alam niyong farm is nasa Palawan. Yes, opo. That is true. Palawan, the CFI, Crocodile Farming Institute, is a JICA Philippine project. It was created, conceptualized in 1985-1986, and officially, it became CFI project, JICA project. And the idea of this institute is for conservation of crocodiles. At the time, they found out that crocodiles in the Philippines, the two species, Crocodilus porosus and the Crocodilus mandorensis, the populations are declining. So they collected a lot of crocodiles from the wild to put here, and then para gagawin nilang is a conservation institute. That was the plan. And then afterwards, after that 1986, we were born in the year 1999, we met, and then in year 2000, that's when we got our crocodiles. Kami ang resulta ng project na yon. Idea ni Dr. Jerry Ortega Causosi, I'm sure kilala mo yon. Oo, si nasirang Jerry, he was my student before. Yes. I'm sure kilala, maraming nakakakilala sa kanya, no. Ang concept niya was for crocodile for the crocodile farms to be a hog farmer, a poultry farmer, or a fish pond farm also, para yung mga mortalities noon, pagkain ng buwaya. Yun ang concept niya. And napakaganda because we are the only one na ganyan ang sitwasyon ng crocodile farming. Unlike in the other countries, ang crocodile farms noon bumibili ng pagkain. Kami, hindi kami bumibili, which is a distinct advantage, ano? Now, at the time, ako nawawala na ako sa slides, ha? Kwento ko na ito. Okay, anyway, at the time, in 1999, there were 86 na nag-apply to be a recipient of these crocodiles. Legal crocodiles, ha? And then, of the 86 that signified na gusto ng buhaya, 30 ang nag-confirm na mag-a-attend ng seminar. Wala kami sa 86 dahil hindi namin alam at the time. Wala din kami sa 30. Ang final na nag-attend ng meeting was 18 lang or 19. Ano? Baka may memory na nagkulang ako. Si Bobit Fuentespina ang nagtulong sa amin para kami makapasok doon sa seminar. And then, of the 18 or 19 na nag-attend ng seminar, 10 kaming na-shortlist. And then, as of now, 2 lang ang producing. Kanya ko sinabing medyo mahirap ito.
So we got our supply in 2012, in 2000, kumita lang kami after 12 or 13 years. Can you imagine? So napakadugo, gastos kami for about 12 to 13 years ang gastos namin. And then sa anim, dalawa lang kami producing. Ang yung apat, like si Buddy Chan, like ang Philippine ostrich, ano sila, urong sulong pa sila, no? So pati yung Valderrama, urong sulong, ang pulunan, I don't know, hindi na namin alam, hindi na rin nag-a-attend sa amin. So maraming uncertainties, ano? And ang ganito ko pa yan, in year 2005, somebody came over. Amerikano siya, married to a Filipina. And then ang sabi niya, and then ang isa pala doon, baka estudyante mo, si Dr. Sam C. Scholl, kasosi. Isa siya doon sa bumisita. Graduate siya ng Araneta. And then sabi niya, yeah, what are you going to do with your crocodiles? Ang sagot ko, doon sa Amerikano, dalawang Amerikano yan eh. Sabi ko, we are going to sell it in the international market. Then sabi niya, who will buy it? Oh, we will look for buyers, sabi niya ganon. Sabi ko sa kanya. Then, ang sagot niya sa akin eh, oh, hindi sila bibili sa inyo. What are you doing for conservation? Aren't we conserving because we are farming it? No. You are missing the point. That is not conservation. The crocodile conservation group will find you that you're like butchers, no, murderers, sabi nila ganon. And then so ito si Andy Rossian eh, nandun sa slide ko yan, ano. And then sabi niya, let me help you if you like, sabi niya, but you will have to do certain things my way, sabi niya ganon. So we came up with the first crocodile forum in 2007. And then prior to that, we had to go to Montelemar. Kaming dalawa lang ni William Bello. Of course, my family, when we say dalawa kami, dalawa, kasama niya yung anak niya. Kasama ko si Totoy at the time, kapatid ko, no? Dalawa kami ron, and we were ostracized because... Bakit kayong ma-ostracized? Because, ang alam mo na, meron, malayo pa yun, ano? We were ostracized because we were only farmers. Wala kaming contribution sa conservation. I even made a mistake. Sabi ko, how can we become a member of crocodile specialist group? Sinagot ako nung kaibigan ko na siya ngayon. Sabi niya sa akin, you don't apply, you get invited. Wow. So biro mo, yung forum na yon, mga 50 people, ha? 50 CSD members, new kid in the block, nagtanong ako noon, in France, Montelemar, France. And then, syempre, napahiya ako noon, ano? Pero I don't mind, sabi ko, bago naman kami dito. And of course, sabi nga nitong kaibigan ko, don't worry, I will introduce you to these people. These people will help you. So ano nangyari? Tumalun ako ha sa 2007 yun eh. Ah, 6 UN meeting na yun, ano, sa France. In 2002, may dumating na buyer pala. Yung buyer na yun, tiningnan yung aming skins. Sabi niya, no good, your skins are all no good. It will not get into no one will buy it. It's all scrap. Maraming gasgas. That was 2002. So, ang Crocodile Farming Institute pala natin, wala silang technology paano namin mare-raise ng tama, na malinis. So, in 2005, dumating ito, sinabi sa amin, tutulungan ka namin, kukonek ka namin sa mga crocodile experts. We did, but we could not just do that without going into conservation. So 2007, nagkaroon kami ng first crocodile forum.
doon na-meet namin yung mga crocodile experts. And then, these crocodile experts now ang tumulong sa amin. And then, on that same year, I got invited to become a member of the CSG. No? Rainier is a CSG member also. Pero long before I became a member, I got invited. So that was in 2007. And then, of course, I'll go back again. 2001, ang forma namin pala at the time was we were only supposed to grow for the market. We will get the hatchling, parang grower ba, paiwi. And then, ang nangyari ngayon sa amin, because si Henji Limketkay, nagsabi siya, huwag tayong pumayag na part owner sila, dapat bilhin na natin. So, nangyari noon, minodify yung aming kontrata in 2000, before we got the crocodiles, ng 2000. Amin na yung buhaya. We became accidental breeders because of the visit of Dr. Ano, yung Takehara, yung Japanese buyer. So yun ang mapait na nangyari sa amin. So we waited for a long time. We became productive only in year 2012, at least kami. Si William, I think 2012 din, pero mas marami siyang production. Ano lang kami, we are only 10% of what Coral Farm has, no? And then, siguro tama na yon. I'll now introduce si Rainier. Magulo na yung kinuwento ko sa inyo, no? So, let me introduce Rainier. Rainier is a product of CFI. Nandun siya for the longest time. And he became our executive a program director ng CPPI because he is really well versed in crocodiles, pag-handle ng crocodiles, conservation, etc., etc. So we heavily rely on his expertise along that line. No? So Rainier, may I introduce you? Rainier Manalo of CPPI now. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rainier Manalo. Marine biologist po by profession, and also handling the conservation arm of the crocodile farmers in the Philippines, yung industry po na yun, yung association nila. Magandang araw sa iyo, Rainer. Magandang araw po. Alam mo kami paano mag-alaga ng buhaya? Opo, nagsimula po lahat ito. Experience ko galing din po sa sa Crocodile Farming Institute nung ako po ay nagtatrabaho doon. At na-assist po namin yung mga crocodile farmers natin nung sila po ay nag-apply at na-biyayaan para sa ating technology transfer. So yung proyekto na to nung nasa Palawan ako, napakagandang proyekto na inisip ni Dr. Ortega. Ang trabaho ko po doon nung una ay ipagpatuloy sana yung mga kulang na mga gagawin para sa research ng crocodiles. Kasi hindi lang po natututok sa pagpaparami ng crocodiles sa farming. Pero ginawan po namin na habang nagre-research po, yung R&D natin doon sa farming, ginagawa rin po namin sa wild para matulungan yung mga wild natin na mga populations. So happen po na tapos po yung aking trabaho sa crocodile farm, naisip po na ano pa ba ang sunod na episode ng farming. Yung naghanap po ako ng isa pang organization, ako po yung napunta rin sa conservation organization, pero hindi pa po sa buhaya. Sa mga parks naman, pagde-develop ng mga sanctuaries. Tapos, dahil po siguro ako'y talagang na kaibigan ng isang kasama natin na si Andros, yung binabanggit po ni Sir Vic Mercado, na siya pong nagsabi sa kanila na kailangan ng isang conservation, ako po'y napasok at nakuha po dito sa mga crocodile industry natin. At yung kanilang organization po ay yung Crocodilos Porosos Philippines Incorporated. So they envision yung healthy crocodile populations in the wild with coexistence po sa mga tao. Para magkaroon Bong, ng... putunin kita, Bong! Bong, yes. Putunin kita! May sinasabing Crocodilos Porosos, yan ba yung commercial? Yun namang Mindurensis. Pwede bang bigay mo difference? Si Rainier na magbibigay ng difference. Pwede ba? Yung isa buong Pilipinas po, meron po tayong dalawang klase ng crocodile.
Isa po ay yung Philippine crocodile, which is endemic po, dito lang po makikita sa Pilipinas. Yun po yung mga maliliit lang, hindi masyadong lumalaki. Parang tayo lang po, Pilipino, hindi po masyadong mahaba. Yun. Isa po yung saltwater crocodile o Indo-Pacific crocodile kung tawagin po natin ngayon. Siya po yung katulad ni Lolong, kung reference natin si Lolong, siya po yung lumalaki. Mas malalaking klase ng crocodile. And yung isa po, yung una, yung Philippine crocodile, konting-konti na lang po siya sa Pilipinas, dito lang siya nakikita. Kaya po kinoconserve natin. So hindi po siya pwedeng igawing commercialize. Kinaparami pa po natin, baka sa sunod ng mga panahon, pwede na siya. Pero sa panahon kong ito, yung saltwater crocodile natin o yung Crocodilus porosus, yun lang po yung ginagamit natin for market. Kaya yung dalawa po na yon, yung isa ay naiayos na for technology transfer, pero na po tayo mga industry na nandito sa Pilipinas. Anim po sila na farm owners. Yun. So, yung dalawa, isang Philippine crocodile, Crocodilus pindorensis, at isang saltwater crocodile o yung ating Crocodilus porosus. Kaiba po yung ugali nila ngayon. Isang napakatapang at isang napaka mahayain. Kaya kung pupunta tayo sa mga lugar na mga bundok-bundok, doon po natin nakikita yung Philippine crocodile, yung Windorensis, yung isa naman sa saltwater crocodile, ito po natin makikita sa mga estuarine rivers, sa coastal marine, mga mangrove sites, yung mga marshlands, nandun po sila nakatira. So, Rainier, sino yung mahihain? Saka sino yung wild? Bongga. Yun na. Mahihain po tayo, katulad natin, Pilipino. Yung Philippine crocodile po yung mahihain. Okay. Yun ang gusto natin alaga, yung mahihain. Paano ba mag-alaga? Paano mag-start? Yun ang gusto kong tanungin. Opo. Yung pag-start po kasi ng crocodile farming katulad ng inumpisahan sa Palawan, nakabase po siya sa Department Administrative Order ng DNR. Yung 99-45. So yun po yung parang Biblia namin na binabasihan. Yun din po yung ginamit nilang legal basis para maghanap ng mga yung anim na crocodile farmers natin. So, nakasaad po doon lahat ng mga requirements, pati yung anong specs ng mga kulungan, at hanggang sa tagtuloy-tuloy na po yun. Pero pagdating po ng mga bandang dulo na nung panahon, na-innovate na po ng ating industry ngayon. May nadagdag na po kami doon sa mga dati nating ginagawa sa Palawan. Sir, ba yung mga basic? Yung mga basic requirements para dyan? Alam ko sa mga basic requirements ng isang farm, dapat tama yung temperatura ng location mo. Ng lugar. Kasi ang buhaya ay nag-thermoregulate siya. So, ang magandang temperatura sa kanya ay about 30 hanggang 35. Oh. Pero within the 32 degrees, maganda po yung kanyang laki. So, pag nandun ka po sa matataas na mga lugar, katulad ng Baguio, Tagaytay, medyo mahihirapan yung mag-cope up yung crocodile. Isa yon sa location, sa elevation. Tapos siyempre may kakayanan na yung farm owner mismo, at yung binabanggit po, yung pinaka-importante doon sabi po ni Sir Mercado ay yung makaka-produce ka ng tamang pagkain para sa mga buhay mo. Yun po yung key doon eh. Pagka tinitingnan nila yung capacity mo, alam mo may 15,000 heads ka, tapos kukunin mo yung crocodile ay napakarami, so hindi siya makakasapat. Ayaw po kasi nung technology na mag-compete tayo sa pagkain ng tao. Ilan ba yung kinakain ng isang crocodile? Ibig sabihin sa isang buwan na lang, mga ilang tons ang kinakain? Ilang kilo? Generally po, ang kinakain talaga ng crocodile, isang pirasong crocodile, 2 to 3% lang ng kanyang body weight. Maliit lang. Napaka-konti lang po. Maliit lang pala. Kasendo, narinig ko, malinaw sa isip ko ngayon yung kukulitin kita. Gusto mo yung Philippine crocodile. Ganito ang kailangan natin. Kailangan natin ng sanctuary kasi sa Luzon. Okay. One time, pagka po pwede na, o sa lakas mo, pwede kami bumisita ni Rainier, titingin kami sa area mo, na po pwede mong i-coral ng kaunti, gagawa tayo ng semi-wild na enclosure para maglalagay tayo doon ng ilang breeders
para dumami yung Philippine crocodile. Hindi ito for market, ha. This is for conservation. So okay, magiging yung lugar mo, kung meron, ha, I hope meron tayong makita. Meron, meron tayo niyan. Ilang hektarya kailangan? maliit lang. Anyway, yan ang gusto ko, yung nakikita ko yung excitement po mo, because we are now going to talk about conservation. Si Rainier, kaming dalawa mismo ang pipili ng site. And then, gagastos ka lang, pero after that, hindi mo na siya papakainin. Next week, pwede na tayo mag-start. Mabilis na usap ni Kate. Rainier, ituloy mo na. Ikaw na mag-explain, Rainier, yung semi-wild enclosure sa farm sa natin dinala. Sige, oh, huwag muna kay Dr. Sosi. Dr. Sosi, huwag bong, ka muna magsalita. Itatanong muna muna ako sa'yo. If you would recall, nung minsan napunta ako sa'yo, kinakala may permit sa DNR, may barangay permit. Tapos nagtataka ako, tinuro mo yung site, nagpakawala tayo doon na dapat i-orient natin yung mga nearby na nakatira. Nabuti pumayag sila. Pero bandang huli, nabalitaan ko na parang naging ecotourism siya, tama ba, Bong? Yes. Nasama ba kita sa Siargao? Ah, hindi. Dito lang sa Davao mo, sa Davao. Ah, sa farm, yes. No, may somewhere outside the farm. Yes. Malapit na yon. Binabanggit mo kay Kasendong. Ganito yun. Yung process na yon matagal. Because bago kami mag-release, like yung nangyari sa Siargao, explain lang sa iyo ni Rainier dyan. Bago kami mag-release, isang taon mo titingnan yung habitat kung may pagkain. After that, kung confirm na mabubuhay ang buhaya on its own, ha, hindi yung pinapakain, ano na, IEC na, yung information education campaign ng bahay-bahay para alam nila na may buhaya dyan. Pagka nakita nila, huwag silang matakot dahil yung buhayang yan is kailangan natin live and let live. We should coexist with the crocodiles. Yun ang tinuturo doon. So it takes about 3 years bago tayo pwedeng mag-release yung ginawa doon sa Davao. 3 years yun bago pinakawalan para alam. And then yung kay Kasendo naman na na-excite akong gusto niya is a semi-wild enclosure. So kailangan lang niya doon barangay permit, nalalagyan natin ng buhaya doon, pero ang purpose ng buhaya doon is for future releases sa Luzon para ma-acclimatize siya doon, para dumami nga ang ating Philippine crocodile. Hindi pa yan for market. Maybe Kasendo, yung mga apur natin, pagka let's say dumami na yan, ang may headcount na kailangan, that's the only time na po pwedeng i-commercialize yung skin na yan, ng skin niyang buhayan yan. Only at the time. Thank you. Oh, maganda yan. At least may ecotourism, no? Pwede yan, no? Magandang... So, hihintayin ko kayo, Kabong. Anytime, pwede naman kayo pumasok dun sa area, eh. Hindi strict doon, no? Sa lugar na pupuntahan natin. Kaya, anytime, pwede kayong mamasyal anytime. Sige, Rainier. So, ini-invite tayo, Rainier. So, we will do that, ha? Maganda po. Yung mga barangay mo, anyway, tsakaan mo na yung barangay. Assess muna namin yung lugar mo. Okay. Marami tayong buhayan para dyan, ha? Hindi binibili, ha? This is your joint venture with BMB, Biodiversity Management Bureau, DNR. Parang hindi ikaw ang may-ari niyan, tayong lahat ang may-ari niyang buhayang yan. Maganda yan, magandang ano yan. At para palawak natin yung ano no, yung itong buhaya na ano ito, Philippine buhaya, Filipino buhaya ba ito? Ano yes, ba ito? Yes, Philippine crocodile yan. Oo. At least para at least mapapalawak natin sa norte, kasi doon sa norte wala akong nakikita doon eh. And
ang alam ko dito sa Southern Luzon meron na, di ba? Pero sa itong Northern Luzon wala pa. Alam mo ba na Isabela yung mga mountainous area, may existence ng buhay diyan. Hindi lang totally reported, pero may mga buhaya din sa mga upland. Akala natin sa mga tubig. Biglang yan. Tama ba, Kabong? May mga sa mountainous area, Isabela, Biscaya. Tama ba? Yes, there are. And pinakamagaling na magsalita dyan si Renya dahil naggaling din siya dun sa taas na yan eh. Region 2. Right here. Yung mga crocodile po natin, yung Philippine crocodile, doon po talaga sila nakatira sa mga matataas. Ang kaya niya pong abutin na elevation ay 850 meters above sea level. So, na-discover po namin yung population ng sa Abra, sa Cordillera, na nandun sila nakatira. Ang lamig na po nung lugar, pero nabubuhay sila sa ilalim ng mga bato. Pero hindi po ganun karami yung crocodiles na natin na nandun. Mga less than mga 25 or 30 individuals pa lang sa area na yon. And then, meron, tama po si Doc Sosi, na meron po doon sa mga parte ng Isabela nasa wild at may mga nag-aalaga din doon na mga kasama natin. Pero yun po yung nasa wild. Ginagawa rin po natin yung release na yon dito na po sa parte ng Mindanao. So yung project natin sa Siargao, patuloy na po na nagpaparami ng crocodile. Kaya kung kasama po si Sir Sendo sa layunin natin na to, magkakaroon po tayo ng isang panibagong breeding program para po sa farm nyo, and sama-sama po tayo doon sa mag-release sa wild para maparami po yung ating Philippine crocodiles. Amy, bago tayo magtuloy, may isa akong tanong. Ayan, siguro, hindi mas mamaya doon eh. Anong kinakain niya? Kung sabi nila manok, sabi nila baboy, sabi nila ay, pwede ba dyan yung mga gulay? Hindi. Bago sagutin. Sir Bong, Sir Rainier, sagutin natin yan sa pagbabalik na mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina may iniwang tanong si Doc Sosi, ano nga ba ang kinakain ng mga buhaya? Sir Rainier, pwede niyo po bang sabihin sa amin kung ano ba talaga ang kinakain ng buhaya. Saka nadinig ko po parang pwede siya once lang sa loob ng 6 months. Paano po ba yan? Oo, ganun. Yung mga buhaya natin, highly carnivorous siya. No? Hindi siya pwedeng kumain ng mga gulay. Pero lahat ng pwede niyang makain na karne, pwede niyang gawing makuha sa wild. Una, pag-usapan natin yung nasa wild muna. So sa wild, okay, kung anong mga crocodile natin, nagdedepende yan sa mga palaka, daga, ahas, ibon, at kung ano-ano pang mga gumagalaw sa tabi niya. So kung nandun din yung hindi natin mga inaasahan na lumalakad, pwede niyang maging prey. Ganun naman sa farming naman natin, since absent yung ibang mga hayop na yon, binibigyan natin sila ng pagkain. So karne pa rin, so, pwede tayong may manok, meron tayong baboy, meron tayong baka, meron tayong isda, at na basta hindi po niluto at hindi po namin ginagamit yung mga buhay. Patay po lahat yon. At mga karne na talaga sila. So, hindi po tayo nag-agitate na kailangan gumagalaw yung hayo para ma-entice yung crocodile. Hindi po natin ginagamit. Kasi yung crocodile po ay kaya niya lang kainin ay 2 to 3% ng kanyang body weight. Kung sa mga maliliit na crocodile, mga ganyan pa lang bagong pisa, pwede po natin yung pakainin ng araw-araw. Kasi konti lang naman yung mabibigay natin sila, sa kanila. At mas mabilis pa yung paglaki nila. Kailangan pa nila ng pagkain. So araw-araw. So pag lumaki na po siya ng mga 1 metro na, babawasan na natin yung frequency ng pagkain. So pwede na siyang dalawang kain sa 1 linggo. Sa 1 linggo po, 2 beses sa kakain. O kaya Martes, o kaya Webes. Basta dalawang kain. Kung lumalaki na po siya, parang breeder size na siya, pwede na po yan kahit na sa 1 buwan, 1 lang. Or kung talaga pong kumakain pa siya ng mas marami, malaki yung katawan niya, pwede po nating dagdagan ng konti. Pero hindi na rin po siya kasi kakain ng mas marami.
kung tama-tama lang sa kanyang katawan. Rainer, can you be specific? Let's say, yung isang metro o dalawang metrong buhaya, sabi mo isa o dalawang beses kakain, ganong karami, ilang kilo naman ang kakainin? Opo, at yun po, binabanggit ko po kanina, 2 to 3% lang. Halimbawa po, ang buhaya mo ay 15 kilos. So 3% lang ng 15 kilos, yun yung kaya niyang kainin sa araw na yan. Sa ukain niya po. 100 kilos, let's say 100 kilos siya, 3 kilos lang siya ang kakainin. Ganon ka konti lang? Ganon ka konti lang. Kanya, nagre-reklamo kami sa industriyang ito pagka tinatawag niyo yung mga, alam mo na buhaya, hindi totoo yun. Ang buhaya namin. Hindi pa kung sinabi buhaya, nakakaw. Hindi po siya ma-associate doon. Hindi po siya ma-associate. Hindi pala totoo yun. Hindi ka totoo. Saba. Hindi po siya greed. Hindi po siya katulad nung nagsa-basketball sa kanya lahat. Hindi niya po kasang greed. Mas mahirap pala matawagan na baboy kaysa buhaya. Kasi baboy kain ng kain eh, di ba? Oo. So, yung mga paniwala natin, okay, mga nasabi-sabi dyan na kumukuha siya ng mas marami na sobra sa kanya, hindi niya po kayang gawin ng tunay na buhaya. Tanong ko lang, ano? Bakit kinakala mag-raise ka ng for commercial requirements ang conservation? Anong relation noon? Anong relation? Hindi ka matatanggap kung walang conservation eh, tama ba? Actually sir, ito po isang konsepto na binuo dito sa Pilipinas. Unique po yung konsepto na to. At ito po ay uploaded na ngayon. Pinapalakpakan po tayo ng ibang bansa. At pilit nilang ginagaya yung industry natin dito sa Pilipinas. Kasi wala po silang ganun. Yung mga crocodile farmers, yung industry natin, siyang tumutulong para i-conserve yung sarili niyang species na inaalagaan. Ang kagandahan po nito kasi, konti lang yung nasa wild natin, ito po bang mag-care doon for sustainability at para magkaroon ng sariling kita yung mga communities natin sa wild. So, yung mga kailangan nating alagaan ng mga komunidad, sila rin yung gustong tumulong para maparami yon. Pero since kung wala po silang income or benefit from that, tatanggalin po nila yung lahat ng crocodiles sa wild. Ayaw na lang sila doon. Hindi na nila matatanggap. Which is common po na notion natin na huwag na lang. Pag crocodile, parang negative agad. Gusto po natin. So sino na gano'n ito? Rainier, sino nag-isip nito na gano'n ang concept na dapat gawin? Apo, lahat po yan nung galing kay Dr. Ortega po sa konsepto na yun. Apo, kaya po nabuo yung Department Order 99-45. Siya tulong na rin po ng ating DNR nung una pa. Maganda pala ito, no? Interesting ang buhaya kasi hindi kagaya ng ibang animal na madaling hanapin. Ito is konti lang, no? And siguro maganda ito magparami. Eh sabi nga ni Manong Bong yung apo na pwedeng magbenta. So maganda 'yon. At least matatandaan ka ng apo mo na nag-start kami ng buhaya. Apo, baka sa po yung mga nakikinig sa atin baka naguguluhan sila. Magbibigay lang po ako ng comparison. Ikumpara lang natin itong nangyayari sa atin ngayon sa ibang bansa. Sa ibang bansa po, sa Australia, napakarami po nilang buhaya. Sa Papua New Guinea, napakarami po nilang klase ng buhaya na to, yung saltwater crocodile. Yung community po nila, kumikita po sila doon. Sila po yung nag-harvest at binibenta po nila yung na-harvest nila sa mga farmers. And then yung farmers na yon, sila po yung nag-increase ng market. And then yung iba na mga farmers, tumutulong po sila sa conservation. Yung para magkaroon lang po ng comparison. Ginawa po natin yun sa Pilipinas, kaya lang hindi pa po natin magawa ng tuluyan dahil bata pa po ang industriya at naghahanap pa po kami ng iba pang lugar na pwede po nating bigyan ng mga suporta. At hindi po ganun kasi kadali. Yung ating mga wild population, katulad nung sa Palawan, sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga, marami pa rin po mga tao na hindi po accept yung ating kultura na kailangan alagaan natin ang crocodiles. Paragi pa rin po natin naisip na yung crocodile ay naka-associate sa isang hindi magandang
ano pangyayari na maaari silang madisgrasya. Pero patuloy po kami nagkakaroon ng research. Tinutuloy po namin yung information campaign. Nagkakabit po kami ng mga signages para maiwasan po yung mga crocodile. Nagkakabit kami sa mga bahay-bahay ng mga posters. Kinakausap po namin sila na ito po ang crocodile natin ay dapat tayong mag-ingat sa mga panahon na ganito. Ito po ay tagitlog. At binibilang po namin sila. Ang mahalaga po nun, binibilang natin ang crocodiles sa buong Pilipinas. Patuloy na po yung proyekto namin doon, yung research namin. At yung research po na to ang magbibigay sa atin ng kaalaman kung ilan na po ang mga crocodiles natin, nagagamitin natin sila, yung datos na to, para makita natin kung saan ba sila pumupunta. Ano ba ang magiging epekto nito sa mga tao? Ano bang magiging benefit ng mga tao? Kasendo, sa US, sa Florida, di ba, kung makikita mo sa National Geographic, nag-hunting ng alligators yung mga farmers doon, binabaril sa ulo. Yeah. It is allowed there dahil napakarami nilang alligators. Sa atin, kakaunti ang population natin. Kanya, farming, ang Philippine situation ng sa buhaya, we are Appendix 1, the Philippines. Ang farm is Appendix 2. Ibig sabihin, ang Appendix 2 pwedeng mag-export. Ang Florida, ang US, is Appendix 2 yon. Kanya, they can go hunting. Ibig sabihin, sobrang dami ng kanilang alligators sa wild. Kagaya ng Papua New Guinea. I think soon Australia will also do that. Ano? Or partially, it's done in Australia already, Rainier, di ba? That they can ranch. Nag-ranching na sila yung mga na-harvest po nila na wild. Yes, binibenta na nila from directly from the wild. So doon eh nag-start na marami na no, kailangan bawasan na nila. Opo, sumusunod na rin po diyan yung kapitbahay natin dito sa Borneo side, yung apat na kapitbahay natin, Indonesia, Malaysia. Meron na rin po silang ginagawang ganun. Sana po dumating din tayo sa panahon na yan, pero gagawin po namin ang lahat ng aming kayanan para makatulong sa komunidad natin. Kanina binanggit ni Kabong na alligator. Magkaiba ba yung alligator at crocodile? Opo. Kadalasan po tayo nagkakamali sa dalawang yan, ano? Lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Opo. Hindi po natin siya mapapagkamalian. Wala pong alligator po dito sa Pilipinas dahil po ang alligator po natin ay nakatira sa mga malalamig na lugar. Sa temperate areas po sila. Tapos yung uso po ng alligator, naka parang letter U. Hindi po siya patulis na ganun. Naka letter U po siya. Na ganyan siya, yung dulo. So, okay. Lahat po ng buhaya sa Pilipinas ay crocodiles lang po. Wala pong alligator. Dahil ang crocodiles ay nakatira lang po sa tropic countries. So since wala po tayong winter, wala po tayong malamig na panahon, hindi po nabuhay yung alligator dito sa atin. Apo. Ang China po merong ano alligator. Okay. Ang Australia meron din silang mga ibang species na kapareho ng alligator. At din sa iba pang mga lugar, malalamig na lugar. Take note po, wala pong crocodiles and alligators sa Japan at sa Korea. Since malamig din sila, hindi po natin malaman kung bakit po wala na po sila or na-extinct na po din sa mga lugar nila. So, alligator po at crocodile, magkaiba po sila ng species. Sa Rainier, ang tanong ko, ilan ba talaga ang crocodile natin dito? Kasi sinasabi natin endangered na sila, kaya nga meron tayong conservation na ito. Ilan ba ang mga crocodiles dito sa Pilipinas? Less or more? Sa buong mundo, meron tayong 25 species ng crocodiles. Ang dalawa nyon, makikita po natin sa Pilipinas. Dalawang klase lang ang meron sa Pilipinas. Yung Philippine crocodile, which is endemic natin, at yung saltwater crocodile o Indo-Pacific crocodiles na nandito rin. Meron tayong populasyon sa Pilipinas. So, dalawa lang po sila. Marami pa po ba? O talagang walang-wala na? Kaya natin ginagawa itong conservation? 92 to 137 yung range bilang individuals in the wild. Kasi ang binibilang po natin, hindi po yung maliliit eh, yung matured, yung may kakayanang mag-produce. So, mayroong tayong bilang ng Philippine crocodile na 92 to 137.
So, ginawa po naming pagbibilang ng saltwater crocodile simula po kami ng 2015 hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po namin binibilang. Meron na po kaming nabilang ng mga around 700 to 800 crocodiles in the wild, yung saltwater crocodile natin. Pero patuloy pa po kami, pinupuntahan pa namin yung ibang mga lugar. Nagka-problema lang po kami ng konti sa field kasi ngayon po hindi kami, this year hindi po kami naka-field. Alam po natin, mayroong pandemic. Pero tuloy-tuloy kaming kumukuha ng mga dato sa mga field partners po natin. Okay po. Ano po ang mga factors bakit naging endangered itong mga crocodile dito sa ating bansa? Main threat natin yung habitat loss talaga . Kung nagkakaubusan tayo ng dapat nilang tirahan. Kasi yung mga kasama natin, mga tao din, di ba, nangangailangan din tayo ng mga lugar. At doon, kaya nagkakaroon tayo ng pagpangitan ng mga tao tsaka yung crocodile. Main factor talaga, threat sa habitat. Human encroachment, tsaka land conversion. No, convert yung mga mangroves into fish ponds, kinukuha yung mangroves, and turn into another infrastructure site para lang sa mga estudyante, o gawing eskwelahan, gawing mga government facilities. Pero yun po yung pag-development po naman natin, hindi po natin ino-oppose . Gusto lang po natin na maging handa tayo sa mga dapat na development. Alam mo ba, Dok Sosi, mas kilala na kinakain ng crocodile kaysa sa rabbit, ah? Paano? Mas sanay ang tao na kinakain yung crocodile kaysa sa rabbit. Okay, sa ngayon. Pero kami nag-rabbit, hindi kami papayag niyan. There will come a time na marami rin kakain ng rabbit. Or both of them, di ba? Kasi yun yung parang pag sinabi, alam mo, Palawan, sabi niya. Nung pumunta kami Palawan, ito po, ma-share ko lang, no? Punta kami Palawan, sabi nila sa akin, huwag kang aalis doon na hindi mo natitikman yung sisig na buhaya. O di, yes. Alam mo na. Yun ang ano. So, di naman po yung sa rabbit, hindi masyado pwede ba? Pero yun nga, we're looking forward dun sa industriya din ng rabbit pagdating sa pagkain. Pero yun nga po. So, Sir Rainier, saka Sir Bong, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Alam niyo po, meron pa tayong part 2. Doon naman sa part 2 natin is yan nga, pag-uusapan natin yung industriya ng buhaya sa atin. Ito, ngayon pinag-uusapan natin is ano ba ang kalagayan ng buhaya sa Pilipinas? And paano natin sila mako-conserve? Bakit natin ito ginagawa? The next episode po ng aming usapan, pag-uusapan po natin paano naman tayo kikita? Doon na nga tayo papasok sa pagpa-farming. So, abangan nyo po yan. Doon ako interesado. Doon ako interesado. Kung pwede bang pasukan yan? Dok, hindi pa . Dok, hintay lang. Darating din po tayo dyan. Alam ko, excited din kayo. Ako din . Sige. Kasi looking forward din po ako dito kasi bagong sa akin, bago tong industriya na to na ini-introduce. So, Sir Bong and Sir Rainier, maraming salamat po. Marami po kaming natutunan sa inyo. Marami pa kaming tanong . Pero kulang ang oras namin. Di ba, Doc? Oo nga. Imbitahan uli natin sila. Opo. Sir Bong, yes po. Maraming salamat, Ami, for giving us a chance to present ang crocodile conservation. Of course, nag-umpisa tayo sa industry, no? Na hirap, ano? And Kasosi, maraming salamat sa iyo, no? Salamat din. Kasendo, hindi namin makakalimutan yon. Ako, pagka ganun ang interesado ang isang tao magkaroon ng semi-wild enclosure, siguradong tatawagan kita, Kasendo. Bibisitahin ka namin ni Rainier. Thank you, everybody. Thank you po, Sir Rainier. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Sosid, Sir Sendo. Salamat din. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Sana po marami po kayong natutunan at willing po kaming magbahagi ng aming mga kalaman sa araw na ito. Okay po. Yan po ang ating usapan sa araw na ito. Sigurado ako marami kayong natutunan dahil marami din po ako natutunan. So maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli dito sa Mag-Agree na Tayo.